Narito ang programang magbibigay sa inyo ng mga balita, issue, panayam at mas pinag-iba yung todo-todong serbisyo publiko. Ating bibigyan pansin ang mga problemang legal. Ano po pong dapat kong gawin, sir? Ang problema po po, wala po kaming kasulatan na umutang siya. Kalusugan. Sana ko po, itong acidic na ito, ito pinag-recognize sa tuberculosis. Humihinang hustisya, reklamo sa lubak-lubak na kalsada at buntong-buntong basura. Reklamo maging sa mga inaapi sa trabaho. Agad tutugunan ng programang Balita na Serbisyo. Magandang hapon, mga kaibigan, TGIF, thank God, it's Friday. At muli, narito. Salamat, salamat. Ay talaga, sipag-sipag nyo, biyernes na biyernes, ha? Mag-uwi na rin kayo. Marami na nag-uwi yan, traffic na, mga kaibigan. Sa ngalan ho ng aking partner na si Fred Balabala Sr. At sabi nga, in spirit, sabi ni parting David Oro kanina umaga, nagkita kami. Sabi ko, kailan mo ba ako babalikan? Hindi ko kinikibo. Yaman, nakaganan ang ulo. Uy, kailan mo ba ako babalikan? Hindi, de partner. Napagtanto ko na medyo, ano eh, nahihirapan ako. Nabagay, ano, di naman, sabi nga, di naman tayo bumabata ng partner eh, no? So, kahit pa paano, eh sabi ko, pag meron ka namang, ano, aparato sa bahay eh, bakit, ano, kaya eh, sabi nga na, minsan nakaka-burnout din dahil marami akong ginagawa sa maghapon. At pagdating sa gabi, siyempre pa ganitong dapit hapon, na kailangan na medyo mag-relax, ano. At salit na makinig ako sa iyo. Sabi niya, music na lang. So, ganun pa rin ho, magiging format ng ating program, huntahan ho at balitaan at possible interview kung meron man. Ang namimiss ko lang pag Friday kay partner David eh, yung kanyang kahit pa paano eh, mga araling hango sa ating banal na kasulatan. Siguro one of these coming days, pag na-recharge na ang ating partner David, muli makakasama ho natin. Ano ho? Anyway, mga kaibigan, Friday today, national news ang ating papagsain. At mamaya, syempre pa, servisyong IC. At abangan ninyo kung tayo mayroong makakapanayam later on. At nanonood kayo dyan sa inyong FB account, DWIC882, ang ating website, DWIC882M.com, at ating Facebook page, Balita na Serbisyo Pa. At pardon me, wala akong FB account. Hindi pa nababalik yung password ko. Eh, medyo may problema ho tayo, no? Paano ko mababasahin yung inyong mga mensahe? Siguro doon na lang sa ating regular na Facebook page sa DWIC. Anyway, mga kaibigan, ang ilan sa mga may init na issue ay yung naugnay ho ngayon sa rollout pa rin ng vaccinations. At the same time, kayo ba'y bakunado na? Mayroon pa rin hong, sabi, mas nakararami na ngayon ang fully vaccinated Filipinos. Bagamat yung ilan ho ay naghihintay pa nung kanilang second dose, eh ito ho ngayon mga kaibigan ang ating paghuntahan. At pinabubusisi kasi ng DILG, nitong Department of Interior Local Government, yung mga may-ari baga ng restaurants at iba pang establishment, yung vaccination cards ng kanilang mga customer. Baka naman yan eh, igagano lang sa pinto, ni hindi nyo binabasa, di ba? Dapat siguro mayroong, ano rin yan eh, tawag niyo scanner para ma-verify na totoo. Di ba may mga ganon? Pag in-scan mo ganon, alam na verified yung vaccination card mo, may sealed. Eh, kaso hindi. Eh, tsaka, ang intensyon ng mga may restaurant, kumita. Siyempre, customer is always right. Pagpasok niyan eh, gaganon lang ang card, hindi nababasahin. iba yung senyas ng daliri mo parang ito. Delikado yan. Baka mapaaway ka sa guard niya pag ayun ang sinengis mo. Anyway. At yun nga ho, ayon kay DILG spokesman Undersecretary Jonathan Malaya, kailangan yung vaccination cards para ma-avail yung indoor services. So nagbago na ho ihip ng hangin. Dati-rati, sinasabi yung vaccination card ay proof of vaccination lang na kayo nabakunahan. Ngayon, naging passes na ho yan. Ano? So alert level 4, papayagan daw ang indoor dine-in service sa 10%, mga kaibigan, nung ating mga pupunta sa restaurant, 10% ang makakapasok doon sa loob ng resto para makakain. At yung iba ho naman po pwede sa tinatawag na alfresco. Dapat din anyang fully vaccinated yung mga empleyado. Paano yun?
Alam ka naman, tatanungin pa ng papasok ng customer ng mga empleyado restaurant, waiter. Andali, bago mo kami silbihan, asan card mo? Pagka minsan eh, yung logic dictates kung paano natin uunawain. Yung mga nasa restaurant, pwede daw magtanong, asan yung vaccination card ng mga papasok na customer. Ikaw, customer, dapat magtanong ka rin sa akin na yung... Para tayong mga, sabi nga nito eh, naghahanap pa ng butas. Eh, medyo may problema ho dito, no? Kagabi, napansin ko pagkagaling ko dito sa ating programa, pagdaan ko dyan sa Capitol Commons, kasi kahapon ay simula nung, di ba, Alert Level 4, na bagong estado ng lockdown. May, ang dami ng ano, dami ng mga motoristang nandyan, yung nasabik yung ating mga medyo middle class, hanggang sa mga high class na kababayan, na kumakain sa gabi with their families, yan po naman sa mga restaurant. Yet sa katabi ho namin, sa Capitol Commons, eh, daming restaurant dyan. Kagabi napansin ko marami ng nag-dinner dyan sa mga pwesto ho dyan. So, sana ay unti-unti hong maibalik natin yung sigla ng ating po namang kalakalan, sapagkat di naman natin maitatanggi. Lahat ho tayo ay umaasa dyan. Definitely, yung mga negosyante, bagamat sila may puhunan, sabi nga nung ating sinundang programa kanina, iyang mga negosyante at mga masasabi natin nakaangat na sa buhay, eh sila pwedeng magparelax-relax for a year or so. Eh tayo hong mga kahig-kahig-kahig-tuka. Kahig-kahig-kahig-kahig-tuka. Daming kahig bago makatuka, no? Eh, tayo ang dapat na pinagtutuon ng pansinigit lalo pa ng ating national government. Eh, yung mga may kaya sa buhay eh. Sabi nga ng ating mga kakilala, pwede kaming magparelax, pero mayroong mga mayayaman na dahil sa kanilang mga negosyo, hindi yung kanilang, sabi nga, kabuhayan ang iniintindi, kundi yung kanilang mga empleyado. May mga ganun hong mga bossing. Yung kanila mga empleyado ang iniisip, dahil kung sabi nila, Andalay, gusto lang namin mag-relax, bakit ba magpapakahirap pa kami? Break even lang or kadalasan lugi pa. Eh, bakit tumatakbo pa yung kumpaya? Dahil iniingatan natin at inuunawa din natin kalalagayan ng mga umaasa dun sa kanilang trabaho lang. Ano? So, kinakailangan ganun sana ang maging pananaw ng mga maraming mga employers at nakaangat sa buhay. So dito ho sa bagay na ito, ay itatanong namin sa inyo ang ating poll questions. Narito na ang poll questions for the day. Kayo ba'y pabor na fully vaccinated na mga empleyado at customers lang ang papayagang makapasok sa mga establishments? Kayo ho ang magdidesisyon yan. Later on, babasahin ho namin yung inyong mga opinion at reaksyon sa ating pag-uugnay sa palatuntunan until 7 this evening. Samantala, narito na ang ating mga Metro Patrol Report. Metro Patrol Report! Yan sa area ng Malabon, si Danny Cruz ang unang nag-submit ng kanyang i-report, at alamin natin ang detalye ng kanyang lead-in reports. Ka Danny, go ahead. Yes, Edwin, yung sinasabi mo kanina na kumain ako dito sa isang restaurant, doon sa mall makakapasok ka. Pero doon sa pagka magda-dine-in ka, hahanapan ka ng yung vaccination card na yon. Kasi yung mga iba pinalabas eh. Nakaupo na, hinanap ng mga waiter at mga nagsisilbi doon. Eh, pinalabas sila. Eh. Sila, yung mga waiter, automatically, yung vaccination card, nakasabit na sa kanila, no? Oo, nakasabit. Parang ID, gano'n. Eh, sa akin, hindi ko naisabit. Nasa wallet ko. Kaya, pinakita ko. Yun, tsaka pala ako naka-order. Binasa naman. Hindi naman pag tinignan lang. Aba, binasa, oo. Binasa, pati yung card ko nga ng senior, may discount eh. Ganun? Oo. Ikaw, proud senior ka, ha? Oo, naka-discount ako. Pero dito sa Malabon, Edwin, nangangamoy na, ha? Hindi naman mabaho, pero ayos lang. Nagpaparamdam na ang mga politiko gamit ang social media. Hindi lang naman sa Malabon yan. Buong bansa pero dito matindi. Dahil nagtitiktok. Yun na nga eh. Mga nagtitiktok, kasama yung anak, kasama yung asawang kandidato rin. Yan. Ganyan. Ang ganda lang po na mo. Ganyan ang klase ng mga leader na iahalal natin. Grabe. Kaya ako, nagulat eh. Kasi ito palang si Mayor, huling termino na. Ayun. Itong si Mayor Lenlen Oreta, kaya siguro, para mapansin naman itong ibang mga lalaban ngayon sa halalan, eh, nag-TikTok na sila. Samantala, sa balitang eleksyon, inilapit na ng COMELEC sa mga barangay ang kanilang mga isinasagawang voters registration.
sa mga residente upang hindi na raw mahirapan. Ayon kay Attorney Winston Gapud, Malabon Election Officer, minabuti nilang ibaba sa mga residente ang pagrerehistro upang maging komportable at maiwasan ang paglabag sa health safety protocol. Bukod dito, makakabawas daw ito sa aniya sa mga gastusin sa pamasahe ng mga magre-rehistro. Natutuwa naman ito si Attorney Gapud dahil marami ang nagpatala na nagnanais makaboto sa darating na national at local election. Patuloy ang dating ng mga Malabonian, partikular itong mga kabataan na ngayon pa lamang lalahok sa halalan. Nagtalaga na din itong si Police Colonel Albert Barot ng mga kapulisyahan upang magmagtini nitong kaayusan sa pila at paalalahanan ng mga nagiristo na mag-ingat, sundin ang physical distancing at ang registration ay matatagpuan sa weekend ay dito sa Robinson Town Mall ng Malabon at ilang araw ng patuloy naman sa multipurpose po sa barangay Katmon. Ang dyan po ay meron ding inilagay ang COMELEC para kayo makapagparehistro. Ang kapansin-pansin dito, Edwin, yung alam mo yung stamp ink na ginagamit? Mm. Abay, kanya-kanyang diskarte, yung ballpen ginaano ng mga ano sa daliri. Dahil stampad, wala silang stampad. Kulang eh sa dami ng tao . Kaya ang ginagawa, magdala daw po kayo ng sariling ballpen . Para makaiwas kayo doon sa hawahan. Ngayon, yung stampad na ink na yan, yun, kinakaskas yung ballpen sa mga daliri nila upang kasi bibigang ka agad ng form pagka nakapila ka. Saka yung stampad, kung sino-sinong daliri sasausaw doon. Iyon ang sinasabi nila, mahirap na ho anye, diskarte na lang ho sir, sabi nila. Pero kung kayo meron naman yung stamp ink na yan, magdala na rin ho kayo para hindi kayo mabroblema dahil naparami ho ng taong nagpaparehistro dyan ho sa Katmon, ha, multipurpose hall. Malapit po yan mismo sa police station ng Malabon. So yan muna ang update. Metro Patrol, Danny Cruz. Alam ko yung ginagawa nila ko, Danny. Yung kanilang hinlalaki, pupunuin nila ng tinta ang ballpen. At daming ganun kanina. No? Tapos konting nalagyan ng konting laway. Yun, yun tama-tama, sakto. At least laway niya yun. Kaya kanina, nagkaroon sila. Ang ganda nga rin . Pwede rin pala talaga, pinakita nila sa akin. So, diskarte lang ho yan mga kaibigan upang kayo hindi na maabala sa inyong pagre-rehistro. Yan ang update. Metro Patrol Danny Cruz sa gulat sa impilang may todong lakas. DWIC. Thank you, Danny Boy. At mula kay Danny, dako tayo sa SJDM, San Jose del Monte, Bulacan, mga karating lugar niyan at maging sa Balitang Custom si July Punok. Metro Patrol Report. Well, Kahulio. Yes, karang Edwin, kararating ko lang, no? Ako nandito na sa may school sa Santa Cruz, Maynila. Sa nadaan ako kanina galing sa trabaho, kaya sa Manila International Container Port. Abay, dahil sa sumobra ang konting luwag, ito na, naglabasan na yung mga batang pier, no? Na yung iba nakahubad na. Mga batang nagtatakbuhan na akala may naglalaro sa kalsada, nadaan ako dyan sa Parting Parola, saka dyan sa Del Pan. Kaya nga nagtataka ako, ito hindi man lang pinapansin na mga kinaukulan na akala mo ay dead ma sa kanila yung ganito mga pangyayari. Kaya kakangid rin, talagang ganitong bagay, tumitigas pa rin ang ulo ng mga tao at mga pasaway na hindi sumusunod sa mga health protocols. Ay kaya yun, nakakalimutan nila yung social distancing, yung face shield at face mask. At ang masaklap dito, nagtatakbuhan pa sa may kalsada mismo, no? Ng parola, itong mga batang ito, na halos sinisignal lang ng mga magulang. Kaya, mahirap. Pag hindi mo ito pinansin at ako lang ginagawa rito ang bawat barangay o polis, siguradong may madisgrasya ito sa nasabing lugar. Ilang situation ng sipot? Wala dito sa Lungsod ng Maynila, ito Metro Patrol, nilay po sa magulat, sa ipilang todo naka DWIC. Alright, 12 minutos bago ang ika-anim ng gabi, mga kaibigan, magagabi na, maghanda na kayo at mag-isip na ng recipe for your dinner. Samantalang tayo ho naman ay magkakakwento pa hanggang alas 7 ng gabi. Sa magandang mga development for today, ngayong weekend, mga kaibigan, ay darating daw yung panibagong supply ng Sputnik V vaccine mula sa Russia. Ibig sabihin talagang tuloy-tuloy yung supply ho ng bakuna sa atin at bahagi yan ng walang puknat na inoculation activities
at dagdag na 190,000 doses ng Sputnik B para yan doon sa second dose ng pagbabakuna. At ngayong buwan ay 1,000,000 doses ng Sputnik B light vaccine ang sabi nga itong light vaccine pala ng Sputnik, one dose, isang beses lang ituturok. Eh baka marami maghintay niyan, ano ho. Anyway, ang 600,000 doses naman ng AstraZeneca ay nasa bansa na rin ngayon at yan ay pinanghunan at sabi nga ay inangkat naman ng private sector at kaninang umaga yan dumating sa NEA Terminal 1 yung AstraZeneca vaccine lulan ng China Airlines flight, ano, at si Vaccine Czar Carlito Galvez mismo ang nanguna sa pagsalubong diyan at mapupunta yan daw sa mga local government units sa labas ng Metro Manila at 20% ang pakikinabangan ng private sector. Sa private sector, probably may bayad yun. Ano? Pag ang inoculations nang galing sa local government, definitely no pay at all. At nakakalugod naman na malaman na talagang dyan sa mga nearby provinces ay tuloy-tuloy ang bakunahan. Yung aking senior citizen na kapatid na panganay, yung Ate Anita ko ay tapos na, awa ng Diyos, nabakunahan na. At gayon din naman yung kanyang mga anak dahil sa tagal nilang naghintay, meron din almost a month or more than a month. Eh, ganun talaga ho yung proseso. Basta kayo nakapagpalista, eh, they okay na at hintayin nyo na lamang ho yung darating na tawag sa inyo. Eh, sabi nung iba, eh, baka kami hindi abutay at mauna ang COVID. Kaya nga ho, kinakailangan habang hindi kayo nababakunahan, tumalima ho tayo sa mga kinauukulang protocols o pag-iingat. Ano? Ayan naman eh, madali namang lagi sinasabi sa inyo, maintain cleanliness, iwasan nyo mga matataong lugar muna na may possible na maaring makahawa ho sa inyo. At kami nagpapasalamat, awa ng poon. Kami nila, Fred, araw-araw nararirito, no? Hindi tayo natablan, kasi nabakunahan na nga ho kami. At tapos ka na, Paring Fred. Alright na rin si Paring Fred. Okay, so alright. At ito kasi, nagbibisikleta pa ito. Araw, umaga, hanggang gabi. Uuwit parot pa rito diyan sa Cavite. Eh, awa naman ang puan at malakas ang pangangatawan. Una sa lahat, syempre, yung ating po namang pananalig pang espiritual. Ay huwag ho nating babawasan yan. Dagdagan ho natin. Ano? So, ilan pa rin ho mga karagdagang, mga balita, mga kaibigan, ang patuloy natin ihimayin dito po naman sa palatuntunan sa ating mga balita ngayon po namang hapon. Nakalimutan mo kung ano yun. Sige nga. Issue ngayon! Pindutin niya lang yung mga kaibigan. Nakalimutan niya. Nipipindutin niya. Kaya si Paring Fred. Bakunado. Na wala memorya. Anyway, tuloy ko tayo sa ilang mga karagdagang mga balita pa ngayong hapon. Di ko makita yung ating mga reactors dito sa ating Facebook page. Angelo, pera na lang ako ng telepono nyo dyan. Hindi ko mabuksan itong aking Facebook. Tinamaan ng magaling. Samantala, sa ilang pa mga karagdagang mga balita, ngayon ho ay nakapokus naman tayo dyan sa inyong mga lugar. Yan ho, dyan ho sa inyo. Kayo ba ay, nasa ilalim na ngayon ng granular lockdown? I-text nyo nga ho sa amin at ipaalam nyo kung ano mga lugar dyan sa inyo. Ay, sinasabi dito sa report, 57 places or sitios and mga lugar, particular, dito sa National Capital Region, ang at the moment ay nasa granular lockdown. Yan po ang kinumpirma sa DWIC ni spokesperson Jonathan Malaya ng DILG sa gitna ho na pinaiiral na alert level 4 sa Metro Manila. Baka sa Sunday, mabigyan tayo ng update ng ating barangay, yung ating barangay 882. Siyempre, nagbibigay ng update sa ating dyan yung ating Undersecretary for Barangay Affairs, si Yusek Martindino. Baka mabigyan tayo ng update dyan sa pagpapatuloy ng mga inoculation activity sa mga locality. Ano? At maaari din ho yung mga kakulang reklamo. Actually, nung initial episode namin, ang dami daw hong gustong mag-participate at magsumbong kay Yusek Martindino. May nakarating nga sa atin dyan sa lugar ng Maribeles na aking pinupuntahan. Abay, ano po ito? Dito ka na lang po mag-open. Hindi ko alam kung paano i-open ito eh.
At sinasabi ho dito mga kaibigan diyan sa Maribeles, yung kanilang mga barangay chairman at ano, mukhang siguro pasilip na natin sa barangay 88 doon ano, kay Chairman Dino. May ilang mga chairman ng barangay doon sa distribution nung kanilang mga ayuda. Mukhang napapansin nila. Siyempre sa barangay magkakakilala yan, no? Mas priority nyo kamag-anak ni Kapitan. Siyempre, sabi ni Fred Belamala, kayo na maging kapitan. Siyempre, bago, ano, dito ka nga. Bago ang iba, kamag-anak muna, sabi ni Paring Fred. Parang ganun nga nangyayari daw dun sa Balon Anito, sa Maribeles. Tapos pag medyo kakilala, eh kahit hindi lasing, sabihin ni ano, eh dapat meron, huwag kayo nag-aakusa ng may nagpuntan lasing. Meron ba kayong alcohol tester dyan? Yung kinakapatid ko dun, naghihimutok si Adrian eh. Kasi pupunta siya dun sa pila. Sabi, lasing ko yan eh. Baka nalapitan pa ng barangay Tanod. So nagalit. Eh, siyempre, sino ba naman, hindi ka naman nakainom. So sabi, nakainom ka. At lasing ko ka. Ganun ang problema sa barangay. Kasi mga magkakilala at merong tawag dito, tropa-tropa. Tapos yung, siyempre, tama yung sinabi ni Paring Fred sa inyo, barangay, inuuna yung ano, kamag-anak ni Kapitan, ano sabi mo? Siyempre, damay-damay na, no, ha? So, yan mga kaibigan, dito ho sa mga lugar naman sa Quezon City, 50 barangays or 50 sitios ang nasa ilalim din ng special concern lockdown dahil nga ho sa pagdami ng COVID-19. Wala ka nang susuligat, babalikan dito, ano ho? At kabilang dyan yung park ng Pook, Palaris. Yan ay sa Barangay UP Campus. May nakapagtalaho ng humigit kumulang 10 na COVID-19 cases at dinala na ho dyan sa quarantine facility ng mga pasyente sa QC. At yung mga residente ho ay inaabisuhan naman bago isailalim yung kanilang lugar sa lockdown. Siyempre dapat lang. Ilalockdown kayo pagkatapos wala pala kayong bigas. Ilalockdown kayo, wala kayong mga basic necessity sa kusina ninyo. Pagkain ang pangunahin dyan. Tubig, ano. Paano ka lalabas? Pag lumabas ka, may kaso ka pa. So kinakailangan talaga, bago kayo mag-lockdown, inform your constituent. Sa ganitong araw, magla-lockdown ho tayo for about, ano ba yan? Araw ba binibilang yan? Mga ilang araw. Eh di, nang sa ganyan makaipon yung merong pagkain na maipon o mabili yung mga inyong kabarangay. Ang problema kung walang pambili. Ha? Pagkain nga lang. Hindi na makakabili sa labas. Kung ayaw nyo palabas, hindi dala nyo ng pagkain. Dala nyo ng supply. Obligasyon ngayon yan ng barangay. Di ba kinukwento sa atin ni Yusek Martin Dino. So kung maraming development tayo, siguro mapag-uusapan sa darating po namang Sunday. Anyway, sa ilang pa mga karagdagang pa mga balita, at may mga isolation center na pala na tinakda ang DILG para dyan sa mga nagkaka-COVID. Dapat ho, mag-home quarantine. Siyempre, yan ang pangunahing requirement ninyo. At yung hawahan sa virus ay nangyayari sa mga tahanan, hindi lamang sa pagtitipon o trabaho, kaya hindi sapat na mayroong sariling kwarto at banyo yung isang infected. Anong gagawin? Saan mo patutulugin? Doon sa likod ng bahay. Kasama yung aso. Yun ang mahirap, ano, lalo pa mga Pilipino. Medyo malaking pasaning yan para doon sa isang pamilya, nuclear family, pagkatapos meron silang mga kapatid o kaanak na nagkaroon ng COVID, damay-damay sila. Kaya naku, napakalaking challenge yan o hamon yan sa ating mga nanunungkulan at the same time. Babalik kami ni Paring Fred at break muna tayo at mga patalastas at balita mula sa News Anchor. Pagkatapos ang nilalabing sa oras natin, mahigit pang talakayin at mga paksa at sisikapin natin tumanggap pa rin ng mga reports sa mga probinsya at sa ating mga Metro Patrol. Balita na, servisyo pa! DWIZ! Balita na, servisyo pa! Salamat, Paring Fred, mga kaibigan. Ay, kain na ho. Handa na ang inyong dinner, ang inyong hapunan. Sabi di ba, gabihan. Dinner, ayan.
Kung ano man po pinagsasaluhan ninyo, eh, isubo nyo na kami. Isalo nyo na ho kami dyan habang tayo tuloy-tuloy na nagbibigay ng mga balita. At yan po'y para sa inyong kapakinabangan, nikit lalo pa yung mga kadarating laang ng kanilang mga tahanan galing po sa kanilang pinuntahan. Kung may trabaho kayo, de sa trabaho, iba sa mga ka-meeting, ano ho. Well, tingnan natin ang ilan sa mga maiinit na napag-uusapan at part of research na ating sinabaybayan mula dyan sa ating news center. Sinasabi dito sa isang report na nahalungkat ko, 7 sa 10 mga Pilipino consumer, ibig sabihin tayo yung mga mamimili, 7 sa 10 mga mamimili pala ang hindi maitatanggi at hindi makapagkakaila na may utang. Oh, ikaw ba, Angelo, may utang? Bata pa yan eh. Oh, yung mga nasa middle age na, oh, sabi nga natin eh, medyo nagpapamilya na mga may pinaaral na marami hong mga may utang. Ano ho? 7 out of every 10 Filipino consumer are struggling with debt. At yan naging dahilan para ang Pilipinas ay malagay doon sa tinatawag na most stressed nation. Baka kalungkot ho ito, ha? Most stressed nation. Kapag ang pinag-uusapan ho naman, mga kaibigan, ay kung paano pangangasiwaan yung household finances kumpara sa ibang mga kapitbahay natin sa Asia Pacifico. Ibig sabihin lang nito, sa isang pamilyang Pilipino, magkaminsan, pagising sa umaga ng padre de familia at ng nanay, hindi nila alam kung maipapakain sila sa mga anak nila sa maghapon. Yun ho ang pinakamadaling pagpapaliwanag nitong lumalabas na ito sa pagsasaliksik. Base ito sa research na kinomisyon ng Amsterdam-based fintech Backbase at sinagawa ng Forrester Consulting, kung saan lumalabas na yung state of banking and financial wellness sa ilang merkado across the region ay talagang bumulusok. Ano ho? Kawaway kitlalo pa yung mga mahihirap o third world countries kasama ng ating bansa. Yung anxiety, uncertainty, ayan, yung pagkabalisa, sabi nga natin eh, pag-aalinlangan, komparado sa ibang mga consumer, yung mga Pilipino raw ang most stressed about their current financial situation at lalo silang nagiging alisaga. Anxious and uncertain, yan ho ay dahil dun sa kanilang palaking-palaki ng utang at na hindi na nababayaran. At syempre, kung sila anxious, lalo yung nagpa-utang sa kanila. Ha? Pwede ba may mga memes sa Facebook na nakikita natin na niningil lang utang, yung babae may gulok. Hintayin mo kung kailan kita babayaran. Matapang pa yung mga nangungutang eh. Anyway, pakinggan natin ang ating mga Metro Patrol reports at ang ating provincial reports, Ronda Provincia. Sa pamamagitan ng ating mga tagapag-ulat, ang ating Ronda Provincia sa iba't ibang panig ng Luzon. Ronda Provincia! Si Ronald Idol Domingo, na yun natin, Ilocos Norte yan. Idol, go ahead! Yes, magandang gabi kasamang Edwin at happy weekend. Inaalok ng pamalaan ng Ilocos Norte sa mga kwalipikado at interesado sa Livelihood Assistance Program o yung tinatawag na LAP. Ayon kay Governor Macho Marcos Manotok, ito'y bahagi pa rin ng mahigpit na nais na matulungan ang mga kababayan na mamumuhunan. Ang LAP ay isang proyekto na nakalaan sa mga may-ari ng mga micro-businesses at mga empleyado nila upang matulungan ang mga ito na makaahon ang kanilang mga negosyo sa pamagitan ng cash assistance na Pay Out Now, Work Later Scheme. Ang mga kwalipikado na negosyo na pwedeng maka-avail ng nasabing programa ay ang mga hindi pinayagan makapag-operate sa panahon ng Localized Enhanced Community Quarantine o LECQ noong isang buwan, partikular sa personal care services, entertainment venues at iba pang mga negosyo. Pinalawak pa ng gobernador o pinalawak pa ng provincial government ng Ilocos Norte ang COVID-19 business rehabilitation projects upang mabigyan pa ng mas maraming pagkakataon ang mga micro businesses
na magpalago sa kanilang mga negosyo. Balita mula dito sa Ilocos Norte, ito si Patrol Ronald Idol Domingo, nag-uulat pa simpilang may tudong lakas, DWIZ. Thank you, Ronald Idol Domingo. Dago tayo dyan sa area naman ng Bataan. Ronda, probinsya. Iya June Brincula sa kanyang balita. Ka June, go ahead. Nakapagtala ang Provincial Health Office ng Bataan ng maraming bilang na mga gumaling sa COVID-19 sa buong lalawigan ng Bataan. Ang mga ito ay gumaling sa loob lamang ng isang araw. Habang bumaba naman ang bilang ng mga namamatay, mga nagpo-positibo at mga aktibong kaso ng naturang sakit. Ayon ito sa pinakahuling ulat ng Provincial Health Office kay Governor Abet Garcia. Ayon dito kay Dr. Rosana Bukahan, Provincial Health Officer dito, nakapagtala ngayong araw ang PHO ng 309 na bago mga gumaling sa COVID-19. Kaya umabot na ito sa 19,392. Yan yung bilang ng mga kabuang gumaling sa COVID-19 sa buong probinsya. Ayon pa rin sa report, bumaba naman sa 194 ang mga nagpositibo. At ito ay pumalo na sa 24,070 ang bilang. Bumaba din sa 3,999 ang mga aktibong kaso, habang lima lamang yung italang mga bagong namatay sa naturang sakit mula sa 18 bilang na pinakamataas. Ito ay ang kinabibilangan ng 75 years old na babae sa Abukay, isang 75 years old na lalaki sa bayan ng Dinalupihan, isang 73 at 70 years old na mga lalaki, pareho mga taga-Rani, at isang 80 years old na lola mula naman sa bayan ng Samal. Nasa 76,200 naman ang nag-negative. Makaraang madagdagan ito ng 219 at 73 naman yung pending o naghihintay ng kanilang resulta. Kaugnay na balita niyan, patuloy pa rin ang pakikiusap ni Bataan Governor Abet Garcia sa kanyang mga kabayan na kahit anong uri o brand ng anti-COVID vaccine, magpapakuna na sila dahil ito lang ang tayo susi para mabawasan na yung kaso ng COVID-19 sa Bataan. At ngayon din ay makamit ang herd immunity bago man lang magpasko. Ayon sa ulat, pinakamaraming bakunang nagamit o naiturok na ay ang Sinovac. Unang mga nabakunahan dito ay yung mga lihit imong doktor at mga kilalang doktor sa Bataan ang unang nabakunahan ng Sinovac. Kasama rin dyan yung mga dating manaming leader, itong si former congressman na Bataan Tong Payubo na dating chairman ng SBMA, Sinovac din daw ang nabakuna sa kanya, at si dating congresswoman Hermine Roman, Sinovac din ang naibakuna sa kanila. Sa hanggang ngayon, maganda ang kanilang pakiramdam. Jun, bingulan ko lang, simple na metodo lang, DWIC. Ajun. Yes, kaka. Si Pangulong Duterte, di ba Sinovac din yung naitunog sa kanya? Ayun ang sinasabi sa report. May nagtatanong dito, mga kababayan mo, kung di mo mamasamain, ilang taong ka na daw ba? Alam mo na yun. Senior ka na, no? Senior. Yes, senior na ako. Di ko na tinahiya yan. Alam mo ito naman, nagre-report ka, hindi, ikaw ba naglilibot at nagpupunta pa rin sa mga usual areas mo at paano ginagawa mo? Dahil siyempre, tayo ay nagtagapag-ulat, naging ehemplo tayo ng ating mga kababayan, paano ba ang ginagawa mong pakikibagay ngayon dito sa kalabang din natin nakikita? Actually, aktibo tayo kasi ang dami nating followers, listeners dito sa lalawigan ng Bataan. Mm-hmm. Siyempre, sila yung laging nagtatanong sa atin kung ano na nangyayari na. Mm-hmm. At hindi ba rin pare for the record ka lang pupunta? Kailangan may ma-interview ka rin. Mm-hmm. Nagpupunta tayo sa mga ospital, nagpupunta tayo kung saan-saan, sa iba't ibang lugar. Ganun din, usual din eh. Mm-hmm. Pero awa ng Diyos, kaka, sa awa ng Diyos, hindi naman tayo, panuwala ko, hindi naman tayo tinamaan ng COVID-19. At siguro kung tinamaan na ako, at di ko alam, baka naman kaya ng immune system ko. Ayun. At may tama ka kay Boss Edgard. dahil ikaw ay masipag, at congratulations, tiyak na ipupukol sa inyan at pagbutiin mo. Salamat. O kasi yun, paling public service na rin na ito. Dahil nga asal sa araw-araw nagtatanong atin sa ating makababayan, kaya naman atong maitutulong natin sa panahon ito na bigyan sila ng tamang impormasyon sa ating pagbabalita. Inuulit ko po,
tamang impormasyon po ang binibigay namin sa inyo. Balik sa inyo dyan. Thank you, Sika June Brinkula. Dako naman tayo sa isa pang senior na rin siguro, Sika Jore Gole. Ronda, probinsya. Ay, naman yan sa Central Luzon, particularly sa Pampanga. Kabalin kong Jore, magandang gabi. Yes, Dakala, salamat. Asamang Edwin, ito, huwag na natin pag-usapan yung edad. Itong miyembro nga ng New People's Army, NPA mula dito sa lalawigan ng Abra at Isabela, itong sumuko na sa tropa ng pamahalaan ayon dito sa ulat ng Northern Luzon Command o NOLCOMA. Ito ayon kay Lieutenant General Arnolfo Marcelo V. Burgos Jr. Ay naganap na noong lamang isa unang linggo ng Setyembre. Kasama isinuko nitong mga dating rebelde ang kanilang mga armasa. Ito ay pinabibilangan ng tatlong Garand rifles, isang carbine, isang spring-tailed rifle, dalawang M16 Armalite rifle, dalawang magasin at mga bala. Sa kabuuan ay dito kay General Burgos, umaabot na sa 595 ang bilang ng mga nagbalik loob na mga NPA o dating mga rebelde sa panig ng pamahalaan mula Enero hanggang sa kasalukuyan. Sila ay mula sa Region 1, 2, and 3 at kasama na dyan yung mula sa Cordillera Administrativa Region o Cara, mga lugar na saklaw nga nitong NOLCOMA. Ayon pa rito kay Burgos, matagumpayan niya yung pagpapatupad ng pamahalaan sa National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o itong LCAC. Katulong itong mga barangay opisyal sa local government units, mga atat na national government agencies gaya nitong DSWD, DMD, DILG, DOH at DPWH. Tiniyak naman itong si Burgos sa mga nagbalik loob na NPA na makakatanggap tao. Matatanggap nila itong kabayaran mula doon sa mga isinuko nila mga armas at ang pinangakong ayuda para naman sa kanila ng gobyerno. Kabilang na rito yung libreng pabahay, edukasyon na medical at livelihood package. Naniniwala ito si Burgos kung magtuloy-tuloy anya itong pagbabalik loob ng mga rebelding terorista sa panig ng pamahalaan ay mawawakasan na ang problema ng insurreksyon sa bansa. Katunayan na meron ng ilang mga probinsya dito sa Northern at Central Luzon na kasama na nga yung CAR ang idiniklara na ng militar na insurgency free. Mula dito sa Gitnang Luzon, ito si Johnny Gole, Central Luzon Patrol, nagulat sa Bilang Metodo Lakas, DWIT. Alright, yan ang mga magkakasunod na Ronda Provincia Patrol. Mula po yan sa area ng Bataan, Central Luzon, and of course, iba pang mga lugar na abot po ng ating, sabi ngayon, mga Metro Patrols. At habang kayo nandyan, mga kaibigan, dahil ngayon ay Friday, itong trabahong ito ay nakasalalay sa expertise ng aking kaibigang si David Oro. At dahil ho siya on leave, mga kaibigan, in fairness, pinadala naman niya ako ng lathalain na ugnay ho dito sa ating pagkaing pangkaisipan, mga kaibigan. At ito ay hango sa Kawikaan 26-412. Samantalahin nyo ang lahat ng pagkakataon na maibahagi ang pananampalataya. Kung makikipag-usap kayo sa kanila, gumamit ng kawili-wiling salita. Yun naman, mga kaibigan, anong ibig sabihin yan? Sa mga panahong ito, sinasabi ho, narinig na ba nyo yung tungkol dun sa trolls, lalong-lalo sa social media? Sila yung mga laging nagpapakalat ng mga masasakit, mga mapanirang komento laban sa ibang tao, no ho? Para ho tumigil sila sa masamang gawain yan, hindi na lang dapat bigyan ng pansin yung mga mas sakit na sinasabi nila. Yan ho, ibatay natin doon sa tagubilin ng banal na kasulatan, sabi nga ni Partner David. Hindi naman bago sa atin na makasalamuha yung mga taong walang masabing mabuti sa kapwa. Ano ho? Yung hindi pagbibigay pansin dyan sa mga ganyang uri ng tao, mga trolls, ay nagpapaalala daw sa sinasabi ng Kawikaan 26:4. Huwag mong sagutin ang hangal kung nakikipag-usap siya sa iyo ng kahangalan at baka matulad ka rin sa kanya o sa kapwa. Sa kabilang banda, alalahanin natin na kahit ang mga taong ito ay minamahal din ng Diyos, kaya pakitaan pa rin natin sila ng kabutihan. Ingatan natin na hindi tayo maging marahas o mapangmataas
sa ating pakikitungo sa kanila. Ayon yan sa Mateo 5.22. Kailangan na maging mapagkumbaba tayo at humingi ng tulong sa Diyos upang gabayan tayo kung paano natin maipapakita ang ating pag-ibig sa kapwa anumang sitwasyon. Ang naman yan sa Colossians 4.5-6. Yan mga kaibigan ang ibinigay sa ating paksa ni Partner David. Samantala mga kaibigan, asa yung telepono ko, Micah? Alright, alas 6.22 at maya-maya ang inyong mga komento at reaksyon sa ating poll questions. At syempre pa, yung ating mga trabaho opportunities at marami pang mga paksa ng balita ngayon po namang hapon. At kami nagtutuwa dahil weekend na naman, 17 na nakakalahati na ho tayo ng Bear Months. Pero si Jose Marichan, madalang na ho muna pa nating marinig. Dahil nag-iingat din po si Mang Jose kalalabas dahil may health protocol. Okay, bigay niya ni Direk Heidi. Nagpupunta yan si Jose Marichan dito sa DWIC nung kapanahon ng may jumaluwag pa at nakakakwentuhan ni Direk Heidi Season doon sa Gawin ng Tama program. Anyway, mga karagdaga pa hong mga paksa ng balita para ho sa ating kapakinabangan sa mga bagong dating lang ng kani-kanilang tahanan. Issue ngayon! Bagi ka na, bumagal, mga kaibigan. Yung sinesenya ko, saan ko po, si Fred Belamalayan, baka akala ko sinikinikindatan ko dito. May nanonood dyan ako, ganun eh. Bahagi akong bumagal, yung pagdami ng COVID-19 cases sa Metro Manila, they very good. Kanina, kausap nila, senyor nga, ito update na ho, ha? Doon sa inyong mga nakikinig, kaininay kausap ni Senyor Pacheco at ni Mayor Monilagan, si Guido David ng Octa Research Group. At sabi niya nga, medyo nakapagtala ng downtrend doon sa arawang kaso ng COVID sa Metro Manila. At yan, from September 10 hanggang 16, nasa 5,700 plus lang ho yung naitala. 3% yung naging pagtaas mula sa nakalipas na linggo. Pero magkagayon pa man, bumagal. Ano ho? At sabi nga ni Professor David, 1.25 na mula sa 1.28 ang reproduction number ng COVID-19 sa Metro Manila, samantalang nananatili sa 25% ang positivity rate. Isa lang ang ibig sabihin pa rin yan, wag ho tayong magpakampante, mga kaibigan, habang tayo ho ay tumatahak pa rin sa ating po namang pang-araw na araw na activities, medyo may possibility pa rin na, sabi nga, yung mga nabakunahan, ano? Eh, hindi rin dapat mag-relax at di nga natin nakikita. Any moment, pwede kang dapuan. At pagpasalamat ho natin na yung mga malalakas ang resistensya, pero hindi ho yan passes. At ibig sabihin, para kayo ay tumalikod dun sa mga protocol na inyong kinakailangan. Anyway, ito, inabot sa akin ni Angelo Bino yung ating monitoring sa DWIC. At mula ito sa Manila Public Information Office. Salamat, Angelo. Para ho dyan sa mga taga-Ciudad Maynila, City of Manila, Manila Health Department, as of September 17, ang kanilang active cases ay 1,260. Marami-rami ho yan, ha? I-multiply nyo lang ho yan sa 5, hindi marami-rami din. Pero ang recoveries nila ay pumalo sa 78,256. Ang malungkot, mahigit 1,500 pa rin ho yung naitalang patay at dito sa nakalipas na maghapon, dalawa yata yung nadagdag. Yung total COVID-19 cases, confirmed cases sa Maynila ay nasa total na 81,053. Malaki-laking problema pa rin ng City of Manila, kaya medyo naging abala sa mga nakalipas na mga panahon yang si Mayor Esco Moreno, hindi natin gaanong napapakinggan sapagkat una, tinamaan din siya ng COVID eh. Kundi ako nagkakamali, no? Nagka-COVID din si Mayor Esco. At kaya ngayon, tuloy-tuloy yung kanilang vaccination campaign. Maging ang Office of the Vice President, in fairness, ay naglunsad na rin yung 1,647 of frontline personnel sa essential sectors ay pinabukunahan sa pamangangasiwa ho ng Office of the Vice President. Hindi lang bakuna ang natanggap ng mga bakunado daw, pati yung mga post-vaccination care kits na may lamang gamot at mga bottled water. Yan ay sa mga pakulo na ngayon, mga style na ngayon ng mga
kakandidato. Anyway, alas 6:26, ang mainit na balita, mga kaibigan, yung lumalalim na ispalahan ng akusasyon at banatan sa pagitan ng Pangulong Duterte at nitong si Senator Richard Gordon. Kung matindi, no? Si Senator Richard Gordon, pag mag-i-eleksyon, ang binabangga talaga mga presidente. Noong panahon ni Erap, naalala ko yan, sa Subic, di ba? Ang kabangga niya nun, si Erap din. Si Gordon, yak-yak po. Sabi ni Erap nun. Tapos nung term, ayaw pa iwanan. Ay, ngayon, ito naman si kabangga naman niya ngayon, si Pangulong Duterte. At medyo syempre, sino pa ba naman ang sasalag kay Pangulong Duterte kundi si Senator Bongo. At ang panawagan ni Senator Bongo ay fairness and impartiality. Sabihin lang daw yung totoo at lalabas ang katunayan, says truth must prevail para yung kung ano man ang kalabasan ng ginagawa na namang pagsisiyasat ng Senado in aid of legislation, yan ang laging katwiran ng mga nasa mga mambabatas natin eh. Kaya sila nag-iimbestiga para bumalangkas at humubog ng batas na naakma sa panahon. Yan, kaya sila nandiyan. At makapag-file na sabi ni Senator Bongo, ang panawagan niya, fairness and partiality. Says truth must be prepared. Must be revealed, should I say, to conclude, probe, and file cases against those who should be held accountable so country can focus on addressing COVID-19 pandemic. Yan ang panawagan ni Senator Bongo. Eh kaso, mukhang nagiging personalan. Eh sabi, sino daw unang na personal? Ang Pangulong Duterte. Di pa kayo nasanay sa Pangulong Duterte. Eh kapag yan eh, kinantinin nyo eh. Eh, pero sabi ni Senator Gordon, very unpresidential. Pangulo siya eh. Kaya ganun ang sabi ng Pangulo, di ba? Huwag niyo ko tawagin Pangulo, mayor lang. Mayor na mayor dating. Kaya daw, ang Pangulo, pag nandun daw abroad, hindi nipapansin. Uy, parang hindi naman kapanipaniwala yun sapagkat yung mga kilalang personalidad, lalo na si presidente ng Russia, di ba? Paborito si Pangulong Duterte, nagse-selfie pa nga. Eh, yun lang, masanay na ho tayo sa mga bibitaw na pananalita ngayon sa ating mga political personalities. Eh, dahil sa primero, eleksyon na. Simula na ng pag-file ng Certificate of Candidacy. So, bali, meron na lang silang 2 linggo para magpakiramdaman at pumwesto. Pwesto! Kung paano ho sila makikilala at pagpunta nila dyan sa COMELEC. Eh kaso, bago rin ang estilo ng hindi na uubra ngayon yung banda-banda, no? Pupunta kayo, banwagon kayo pupunta sa COMELEC, mga paparehistro lang. Ngayon, kandidato lang pupunta doon, saka yung sang-alalay, o kayo kung kasawa man lang, hanggang tatlo lang yata eh. Hindi uubrang marami pupunta dyan sa COMELEC para magparehistro. Yung mga nasa probinsya nga, doon sa mga COMELEC provincial offices lang yata po pwedeng mag-submit ng kanilang Certificate of Candidacy. Sana Lord, pagpalain mo at basbasan mo lahat ng mga kandidato na yan na maging makatotohanan doon sa kanilang mga ipangangako. Ano ho? Magbabalik kami ni partner Fred Belamala makalipas lang ng patalastas. Palita na servisyo pa! WIZ Balita na servisyo pa. Nasa huling bahagi na ho tayo ng ating huntahan. Balita na servisyo pa. Kasama po si Edwin Eusebio minus my partner David Oro na napapakinggan nyo naman sa umaga doon sa kanyang kaigandang morning, Pilipinas. May nag-text dito si Mang Delpin. Ang sabi ni Mang Delpin naaamoy na namin yung pagpaparamdam ng aming mga local officials sa kanilang political intention. Marami ho dyan. Hindi muna sila lalanta dahil baka ma-technical ho sila. Pero yan po ay obvious namang nakikita na ho ninyo. Bibihira yung ilang mga political personality na hayagan na magsabi ng kanilang intention.
Ilan lang ho yung mga politikong ganyan na totoo sa sarili nila, hindi yung nagpapaligoy-ligoy. O si Senador Gatchalian, sabi niyo, si Senator Win Gatchalian, ako, nag-o-open ako maging Vice President ni Mayor Sara. Para sa kung tatakbo si Mayor Sara ang presidente. Eh, ang problema, si Mayor Sara, di pa rin nung nagsasalita. Dami yata nagpupunta sa Davao ngayon eh. Ano? At sabi ni si Mayor Sara mismo nagkumpirma na nakausap niya si Senator Win Gatchalian. Nag-o-open sa kanya na maging Vice President. Pero hindi pa nga nagpapasya eh. Wala pa ngang decision mismo yung presidential daughter. May mga kolumnista, ang mga business columnists, nagsasabi ho na maganda sanang tandem yung dalawa kung matutuloy. Anyway, yan ho ang mga soon to be seen na aantabayanan natin pagsapit ho ng 2 weeks from now. Pasok na ho yung election period. Samantala, dako na rin tayo sa mga karagdagang pang mga balita at impormasyon. Ngayon po namang hapon, mga kaibigan, at apat pang mga bansa ang inilagay ng Pilipinas sa red list. At yan ho ay kaugnay ng COVID-19 risk classification from September 19, and that will be on Sunday, sa darating na linggo, hanggang katapusan ng Setyembre. Kabilang ho dyan, ayon sa Interagency Task Force, ang Grenada, Papua New Guinea, Serbia at Slovenia. At pasok din sa red list yung mga bansang nakapagtala ng mahigit 500 kaso ng COVID-19 sa kada 100,000 libong populasyon, kaya't hindi uubra silang makapasok ng Pilipinas. Ang mga magbumula rito maliban na lamang kung mga Pilipino ay sakay ng repatriation o special commercial flights. E ganun din naman, vice versa. Marami din namang mga bansa ang nagbaban sa ating mga Pilipino, kaya dito lang ang maraming nagsiuwing OFW, ubos na yung kanilang kinita for a year or two. Halimbawa, galing sa Kuwait, sa Saudi, kung saan man sila, sa Japan. Pag uwi nila ng Pilipinas, awante-kwarta na pagkatapos ng ilang taon. Ano? Ngayon, wala rin namang trabaho ma-applyan dito. So kanino aasa? Kung meron ho silang, sabi nga natin, na ipundar ng negosyo, kahit pa paano, siguro may pagkakakitaan sila. E paano kung wala? Eh, may ugali pa naman ng mga Pilipino, one day millionaire. Habang meron, sige, gasta dito, gasta dyan, nga nga bukas. Kaya yan ho, magsisilbing aral sa atin. Alam niyo yung nangyayari ngayon, nanong Kuya Fred. Huy, Kuya Fred! Yung nangyayari ngayon ay siguro lesson learned, parang aral na rin sa atin, leksyon na rin sa atin eh. Na marami tayong nakaligtaan ng mga nakalipas na panahon. Akala natin eh, hindi, dito natin napagtanto how to value life. Ano Kuya Fred? Kahit anong meron ka, kahit pagkayaman-yaman o pag may sakit ka, wala talagang mangyayari sa buhay natin. Kahit na ang kagandahan lang ngayon, parang wala nang magpapayabangan ngayon. Ha? Na wala mga palalo ngayon, di ba? Eh, yung mga makikita mong mga nagpupunta diyan sa mga mall, didi-display no kanilang mga kagamitan, wala ngayon, lahat pantay-pantay. Wala ka daw kasi ang akala nila mauutangan sila, kaya wala ngayon pantay. Nahiwa ka kasi ayaw mag-iingat eh. At tawag nito, wala din namang wala ding naging yung arawang hold-upan, wala napansin, mababa yung crime against property ngayon. Dito kasi sa mikropono, sabi ni Engineer Fred, wala na, namatay na lahat. Yung mga masasamang loob. Kinawa na, no? Natakot din. Takot din pala yung mga hold-upers sa COVID, no? Hindi na nang-hold up. At yung ating mga police medyo pagod dahil nga sa sila'y katulog sa pag-maintain ng pagpapasunod sa ating mga kababayan sa protocols. Anyway, mga kaibigan, alas 6:40 at pagsapit ng 6:45, pupuntahan na natin yung inyong mga opinion at reaksyon sa ating po na mga poll questions. Samantala, ibang pa rin pong mga paksa na mga balita. Issue ngayon! Medyo, ano ngayon, yung mga may pamilya, kaanak, ama, nanay, o kung ano man na basta kapamilya nila. Kasi yung kapamilya namatay. yung kapamilya kasi sinasabi ko na naalala ninyo, naghingalo, medyo wala eh, nanahimik eh. Ito, yung kapamilyang literal.
medyo nakaka ano daw yung mga magkakapamilyang na ang kanilang kasama sa bahay ay nabiktima ng executions dahil sa pagkakadawid sa droga. Mukha yatang nakakatanaw daw ng liwanag dahil dun sa war on drugs ng Duterte administration, kasi pumayag yung ICC, yung International Criminal Court, na siyasatin ang Amonoy Crimes Against Humanity laban kay Pangulong Rodrigo Duterte. Matapos yung 5 taong pagdadalamhati sa pagkakapatay doon sa kanyang 2 anak na lalaki, aminado itong isang kinuha nilang siguro pamato, si Liore Pasco, na ikinalugod niya yung desisyon ng ICC. At yung pasyang ito'y pinapurihan din ni Randy De Los Santos, Chuhinikian De Los Santos, na pinatay ng mga pulis sa Caloocan noong 2017, at isang Laila Martisano na isa ring napatay sa Baybas operation noong 2016. Magkakaroon na sila ng tsansa na makamit nila yung matagal ng inaasam na katarungan para sa ikatatahimik daw ng kaluluwa ng kanilang mga mahal sa buhay. So umaasa rin silang mabubunyag ang katotohanan at iba pang pang-aabuso ng mga pulis at mabigyang hustisya rin ang mga katulad nilang biktima. Hindi naman natin binibigyan ng pagmamalinis yung mga pulis. Kahit si General Guillermo Eliasare nagsabi, napakalaki ng nabawas na mga kalawang sa hanay po ng PNP, sapagkat napatunayan naman na maraming mga alagad ng batas, mga pulis, ang nagdidilihensya din. Yan po naman sa droga. Di ho ba? Ilan ang nahuli sa kanila at sumabit sa kanila. Pero sinikap ng PNP na tuluyang malinis yung kanilang hanay. Bagamat sinasabi nga, kahit saang gubat, may tuklaw. may ahas. Oh. Kahit saang lugar, kahit saang makahoy na lugar, may anay. Ganyan ho nangyayari ngayon. Kaya't sana ay ganap ng matuldukan yung pangyayari na yan, ano, mga kaibigan. Alright, alas 6:42. Ay, hindi ho tayo pinaulakan ni Secretary Ramon Lopez ng DTI sapagkat nasa meeting ho sila. Hanggang sa mga oras dito, nagmi-meeting ang ating mga trade officers dala ho ng krisis na ating kinakaharap pa rin sa larangan ng kalakalan. Baka yung pinag-uusapan nila dyan, yung mga pagbubukas ng negosyo, kung paano yung gagawin nilang measures pa rin sa mga susunod na araw, particularly by tomorrow, ay weekend. Kung kayo may mga pupuntahan, dyan lang kayo sa bahay. May pupunta, tapos dyan lang kayo sa bahay. Kinakailangan na talaga na medyo konting tis pa rin. Bare months na naman eh. At ngayon, wala naman kayong papasyalan sapagkat ang nakakalungkot nga, yung mga paslit na sabik pag bare months na makapamasyal, ano, kasama yung kanilang mga kapatid na magulang, hindi na. Doon lang sila sa bahay ngayon, walang pasyalan. Salo-salo, malaki ng bagay ho yun. Samantala, alas 6:43, mga kaibigan, at pagkatapos ng break, ay pupuntahan na natin ang sagot sa ating poll question. Philippine Standard Time, alas 6:44 ng gabi. Balita na, servisyo pa! Masisigla ang gising nyo sa umaga at inyong mabibigkas ang Kay Gandang Morning, Pilipinas. Ang bungad ng mga balita at impormasyong kapag ipakinabang, makakasama natin ang batikang broadcaster David Oro. Lunes hanggang Biyernes dito sa DWIC. Simulcast sa FB Live Worldwide. Balita na servisyo pa. Si Jopel Pelanio, yung ating Patrol 17, nag-text. Sabi niya, Kuyang, I miss you. Pwede ka mag-report. Magandang gabi. Nagmo-monitor daw itong si Jopel Pelanio. Ito ay magandang ehemplo ng isang dakilang ama. Nag-i-enjoy doon sa kanyang chikiting na nag-iisang anak ng lalaki. Pagkagaling sa beat patrolling, ay umuwi na doon sa kanyang misis. Parang ang bait. Pag di ka nabarkada sa akin, mabait ka talaga.
si Jopel Peleña. Thank you, ha? Jopel, nakaalala ka. Na-text ako ni Jopel eh. Anyway, mga kaibigan, sa ilang pang mga karagdagang mga pagsain pa rin ng mga balita, dako na tayo siguro dun sa ating, sandali, hinahanap ko dito Maika Seriaka. Saan mo ba na ilagay yung ating mga reaksyon sa ating poll questions? Narito na ang poll questions for the day. Eto, maikli lang naman yung mga sagot. Pinili na lang ni Maika yung ilang mga short reactions ng ating mga kababayan dun sa pabor ba kayo na fully vaccinated na mga empleyado at customer ang papayag ang makapasok sa ilang mga establishment. Sabi ni Angelo Redaha, until 12 midnight po tuwing Friday, pwede ang ulam munggo. Ano connection nun? Tapos, mabuhay ka, ka-Edwin. Abay, siyempre, kailangan ko rin mabuhay puna. God bless Team BNSP, DWIC Manila. Eh, tayo napapakinggan ho, not just in Manila, but nationwide. Salamat dito sa ating bossing Edgar, and of course, kay Sir Cholo Babiera, na in-inform yung aming mga provincial stations, Luzon, Visayas, Mindanao, na prime time in the morning, from 4 o'clock, hanggang alas 11 ng tanghali, nationwide doon tayo. Pagdating ng hapon, hanggang mula alas 3 ng hapon, hanggang alas 7 ng gabi, ay nationwide pa rin doon tayong napapakinggan sa inyo, dito sa ating mga kababayan Pilipino, through the old medium, yung traditional radio. At syempre, worldwide sa ating internet. Ano? Sabi naman ni Angelo Redaha, bilis ng araw, Friday na, bukas, weekend na naman, parang Lunes lang. O nga, pag ikaw ay abala, may pinagkakaabalahan ka Angelo, ganun talaga, mabilis ang araw. At pag ikaw ay makadaling makalimot sa mga problema, di mo malalaman ang takbo ng araw. Sabi nga, daanan nyo lang yung problema, huwag yung tatambayan. Merlin Yetes, amen, God bless us all. At sabi ni Angel, ni Angelo, bakit kanina 5 to 6 a.m. nandiyan po si Idol Kuya David Oro kay Gandang Morning Pilipinas? Doon na nga ho siya eh. Sa hapon nga, medyo relax muna daw siya. Okay, mag-alala, darating ho yan. Ang pagkakataon na kapag inisponsoran nyo kapag inisponsoran nyo si partner David, babalik ko yan. Kinakailangan siyempre kahit pa paano ay kasabay ng kanyang dedikasyon ay konting sponsor. Samantala, punta na tayo dun sa inyong mga hinihintay naman na job opportunities. Narito na ang mga job openings para sa mga naghahanap ng trabaho sa Servisyong Trabaho. Dito lang sa balita na Servisyo. Ito yung Best Up Inc. Ito ay nangangailangan ng kanilang mga sales representative, babae or lalaki, basta bachelor's degree holder. Mayroon silang good written and verbal communication skill, competency in Microsoft application including Word and Excel, at with solid experience sa industriya ng PPE. O, kita ninyo, naging industriya na ngayon yung personal protective equipment. Akala ko ba panandalian lang yan hanggang may pandemic. Ginawa na nilang industriya, parang naging patahayan na. Best Up Inc., mag-submit kayo ng resume sa kanilang hr@bestupia.com. Ang spelling ko nito, HR, maliit na letra, tapos at, tapos BESSUPASIA.com. O kaya nandiyan ang kanilang tanggapan sa Hermosa Economic Zone Industrial Park sa Hermosa, Bataan. Samantala, ito naman, galing sa City of Balanga Public Employment Service Office, DOH Treatment and Rehabilitation Center, urgent hiring nila ang isang laboratory technician, under the job order, qualification standard. Ang natapos dapat ay 2 years studies in college. Merong eligibility, hindi na kailangan yun. Pero none, MC10, 2013, category 3 yun. Training, 4 hours relevant training. Dapat meron man lamang kayo bilang laboratory technician, and experience, 1 year of relevant experience. Bamalaki sweldo, halos the 22,000, 21,901
ang kanyang isusweldohin. Kasama na dyan siyempre pa yung ilang binawasan ho. Email your application sa recruitment.trcbataan@gmail.com. Yan ngayon ang medyo pasakit doon sa mga aplikante. Pero nakatutuwa na pag kayo ay nag-email at may nag-feedback sa inyo, pinatatawag kayo, ibig sabihin nun, malaki-laki ang tsansa na kayo ay kukunin. Kaya kayo pinatawag eh. Alam naman papatawag kayo, sasayangin lang oras ng employer ninyo, di ba? Kaya kayo pinatawag. Anyway, eto yung mga karagdagang pang sagot naman sa ating poll question. Sabi ni Judy Palapox, payag kung may sapat na supply na bakuna at nasa 80% na ng mga Pilipino sa syudad ang nabakunahan. Pero hanggang kulang at mabagal ang bakunahan, yan ay isang anti-poor na batas. Doon sagot niya doon sa ating poll questions, yung pabor ba kayo na fully vaccinated na mga empleyado at customer lamang ipapayagang makapasok sa establishment. Sabi ni Edita Belizon, discrimination yan, di tama yan. Si Benger Marquez, it's unconstitutional. Tatalino ng mga listener natin. Si Emerench Manalo, pabor po ako dyan. Ayan. Si Jay Kasupanan, Jay Kulien. Baka dalawang pangalan nito. Jay Kasupanan, Jay Kulien. Karapatan ng negosyante kung anong patakaran niya para maprotektahan ang negosyo niya. Kung bawal ang bata, di bawal ang bata. Kung bawal ang nakachinelas, then so be it. Sa sarili nga nating bahay, generally, hindi tayo basta-basta nagpapatuloy ng kung sino-sino. Bambi katwiran. Logical yung sagot ni Jay. Renan Talabis, meron problema sa human rights yan. Pero ang sa akin lang, yung pagpayag sa mga merong bakuna lamang ang pwede pumasok sa opisina, mga malls, etc., ay mukhang isang paraan para hindi lumala ang epidemya. Sa akin lang yan. Hindi sa iyo na lang. Kinutra niya. Katapos, kaya sa kanya lang. Kaya nga ito eh. So, nalibre itong ating ano eh. Yung ating reaction eh. We will respect what you have to say. Kaya binabasa natin eh. Si Danette Contreras, sabi ni Danette, of course, with a smiley. Si Senaida Mariano Madulid, magkakaproblema tayo sa HR niyan. Sa human rights, ibig sabihin. Edgardo Alano, di yan papayagan ng mga ninegosyo. Malulugi sila. Lugi na nga, malulugi pa. Sabi ganun. Si Celestino Perol, yes, pabor po. Ayun. Si Dindin Espinas, kapag private establishment, karapatan nila yan. Kung sakasakali, wala tayong magagawa. Ayan. Dennis Aguilando, yeah. Sabi niya ganun. Si Rafael Sabeniano, yes, para maobligang lahat na magpabakuna na rin sila. Pwede. Si Judy Palapox, payag kung may sapat na supply ng bakuna. Ay, nabasa ko na ito kanina eh. Si Mark Louis Dolot, no, it is clear discrimination. Besides that, kahit may vaccine ka na, makakahawa ka pa rin ng COVID-19. Logic lang yan. Kaya lang niluwagan due to economic reasons. Unless mapatunayan na kapag vaccinated ka na, hindi ka na makakahawa ng COVID-19 or makaka-COVID-19. By all means, i-mandate nyo na. Fernando Giray, pabor pero may lugar na din. Pabor po ako pero may lugar din dapat para sa di bakunado, para fair. Si Jay Vera, obligasyon din ng may-ari ng establishment na protektahan ang kanilang mga tauhan. Kaya kung di makakapasok ang di bakunado, pasensyahan na lang. Sabagay, ano? Dahil tinanong nga natin kanina, makikita dun sa kanilang mga staff, personnel, waiters, halimbawa, na sila ho'y may mga vaccination card, ID, kasama ng kanilang employer's ID, meron silang ID na nakasabit dun ho sa kanilang ID card na bakunado. So, to be fair, at madali lang naman yun, kung ayaw ninyo, wag nyo. Tapos, nag-text si Rod Eason. Nagpapakamusta sa atin si Rod Eason dahil weekend, nagpaparamdam si paring Rod na pakinggan nyo yung kanyang programa pag Sunday. Sabado. Alas 5? 4 to 6. Ayan, nandito pala si paring Fred, hintayin ka daw.
Di daw siya uuwi, Kuya Rod Eason. Bakit namin mismo si Kuya Rod Eason? yung kanyang wala kamatayang ulam na dala-dala. Thank you, Kuya Rod, ha. Masarap yung diluto mo nung nakaraang weekend. Pati ako nakakadamay ng ulam eh. galing yun sa Bataan. Anyway, mga kaibigan, ang bilis ng oras at kami pansamantala muna ang nagliligpit dito. Niligpit ko lang yung mga kinalat ni Senyor Pacheco. Ligpit na, okay na. At kami ni Fred ay papaalam na muna at maraming salamat dito sa ating mga nakatuwang din sa productions. Ang ating mga masisipag na staff mula po sa News Center. Dito muna natin wawakasan, mga kaibigan. Bagamat 90 days na lang daw, Pasko na, humahabol, ay ang ating pang-Friday presentation ng BNSP Balita ng Serbisyo Pa. And hopefully, God willing, babalik tayo by Monday, 5:30 to 4:30. Anong oras natin? 5:30 to 6:30 pag Monday. Ayan. Hindi, pag Monday, si Angelo Baino talaga. Itinatama pa ako. Buti ako, alam ko. Kasi meron tayong tambalang magkukuyang pag ano, pag Lunes. Oh, kaya ang sinulat mo dito 5:30 to 7, no, 5:30 to 6:30 lang tayo sa Monday. Ating pong tatandaan, mga kaibigan, ang paglilingkod sa kapwa ay isang pagpapala mula po sa Diyos. At sa ngalan ni Engineer Fred Balamala, ang ating news producer, ang the veteran Judith Estrada Larino, ang ating social media writer Angelo Baino, at ang ating communication assistant na si Mike Casariaca. At sa kala ni partner David Oro, ako po si Edwin Eusebio. Susunod na ang 25th KBP Golden Dove Awardee for Best Radio Program Magazine Host, si Miss Marupa Hatisarne, broadcasting live from America. Maraming salamat, mga kaibigan, sa kanyang palatuntunang Radio Klinika. Balita na servisyo pa.